Sana dat naabutan mo. Sana kung magkaroon man ako ng baby. Sana kung paano mo binigay lahat-lahat nang meron ka sa mga apo mo, sana sakit din naabutan niya. Nakita ko sana kung gano'ng kakasaya tulad ng paghawak mo si Nagap at Dendin. Yung kahit may pambili sila ng gatas, andyan ka para tumulong. Dad, ikaw na bahala sa akin. Yun lang ang gusto ko sa birthday ko, ang magkaroon ng sariling akin. Yung akin na matatawag kong baby. Alam ko, ang sakit na PCOS walang cure. Pero hindi ako nawawala na pag-asa na magkaroon ng sariling akin. Yung akin na matatawag ko sa akin at hindi ko na kailangan humawak ng ibang baby. Si mama na lang ang meron ako. Sana yung baby na yon, sana maabutan ni mama. Dad, hindi mo matabutan yung akin. Yung sarili kong baby, yung matatawag kong akin. Lagi kami pupunta dyan sa'yo sa cemetery para dalawin ka. Sa ngayon, ayun talaga ang gusto ko. Nasaktan nung nabubuhay ka. Sana naabutan mo. Sana nagkaroon na ako ng baby. Sana nandyan ka. Sana lagi ko nakikita na lagi mo nilalaro yung anak mo. At kayo, nangangarap ako magkaroon. Ikaw na bahala. Ikaw na bahala, Dad. Alam ko, lahat ng gusto ko binibigay mo. Yan lang ang hiling ko. Sa birthday ko, yun na lang ang alam ko na kulang sa akin. Ikaw na ang anghel namin doon. Sana mailapit na yung kahilingan ko. Alam ko naman na tutulungan mo ako. Gusto kong gumaling. Gusto kong magkaroon ng baby. Kung may pagbayad ko yung kailangan gawin, gagawin ko. Mahirap pero kakayanin. Bukod sa gusto kong pumayat, hinahanda ko na rin ang pulsa ko. Dahil alam ko pagkakaroon ng baby ay hindi biro. Pero alam ko naman sa sarili ko na handa na ako maging nanay. Hindi ko alam kung talagang PCOS ang sakit ko. Dahil ang nakita sa akin ay meron akong maliliit na cyst. And ang sabi ng doktor, kailangan kong pumayat kasi baka naman ay yun ay dahil dun sa makapal ang lining ko sa matres. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-explain ko, basta yun yung natatandaan ko. So, para sa second opinion or second check-up ko, kailangan ko magpapayat at para kung sakaling ulitin man sa akin ng ultrasound, at least doon may makikita. If tama ba yung nakita na cyst or dahil yun sa mga parts ko dito sa katawan ko. So, bilang mataba ako, yun yung mga cases ko na alam ko na hindi healthy. So ngayon, ito, ginagawan ko ng paraan yung sarili ko kung paano ko makakaiwas sa mga sweets. Alam ko rin na ang sweets ay yun yung dahilan na pagkakaroon ko ng PCOS. Based dito sa aking research, yun ay ang diabetes sa ovaryo. Pero sana nagkaroon naman kami ng chance na magamot yung tipong kapag sinabing meron kaming PCOS, meron siyang cure tulad ng ibang sakit. Hindi ko alam, pag naririnig ko yun, kinakabahan ako eh. Hindi ko alam kung tama ba na ito yung gawin ko. Yung gamot na iniinom ko noon na metformin, in-stop ko na. So, ang ginawa ko ngayon, ayan, kain-kain, iwas-iwas sa mga kanin. Pero syempre, hindi naman 100% na literal na hindi ako nagkakanin. Yung kanin ko noon, half rice na ngayon, din hindi rin maiwasan na mapakain ng marami. So, sa gabi, ganyan ang ginagawa ko. So, tingnan natin kung may pagbabago sa
katawan ko, pero sa ngayon, yun lang muna ang kailangan kong gawin. Healthy lifestyle, magpalit ng mga pinagkagagawa ko noon na hindi naman maganda sa katawan. At alam ko at guilty ako na matakaw sa mga soft drinks, chocolates at iba pa. Sa ngayon, ito lang muna ang update ko. So, tingnan natin kung may pagbabago. Salamat sa panonood.